siguro may papayo ko na lang din sa iba sa... Alindig, may paalala sa mga tagahanga ng Flip-Top. Flip-Top, alanganin nga ba sa patmaning ng Isa Buhay 2024? At Apok, may pahiwatig sa pag-alis niya klas sa PSP. Tila nauga ng maigi ni Aklas na naging pag-alis ang lineup sana ng Matira Mayaman Tournament ng PSP. Masasabing malaki ang naging pagbabago at pinag-usapan pa nga na unfair daw ayon sa netizen ang pagdiretso ni Shayi sa semis mula round 1 nito laban kay Zaito. Ngunit tulad nga ng sinabi ni Shayi sa isang video nito, wala na raw siyang magagawa dahil si Aklas na mismo ang nagdesisyon na hindi na siya tutuloy pa sa next round. Ayon pa sa isang latest post ni Aklas, wala raw karapatang humawak ng Rap Battle League ang hindi naman battle MC, artist o walang direktang kinalaman sa sining ng rap battle. Tila ba may pahiwatig naman ang Flip-Top MC na si Ipo nang i-share niya ang post ng isang hip-hop page tungkol sa hindi pagsalang ng mga uprising member sa PSP kahit na malaking TF pa ang i-offer sa kanila. Ayon sa caption ni Ipo, may dahilan di umano kung bakit umalis doon si Aklas at kung bakit may iba pa raw na susunod dito. Pati na ang content ng vlogger na si Makagago tungkol sa ligang ito, maging ang pagkawala ng ilang sponsor sa poster at marami pang iba. Ngayon daw mas lalong na-appreciate ng mga MC si Ari at bahala na raw mag-speculate ang mga walang alam. Sa isang hiwalay na post ni Ipok ay tila pahaging naman sa mga negosyanteng gustong pumasok sa eksena dahil nalaman na may pera dito. Samantala, sa paglabas ng official poster ng Isa Buhay ngayong taon, kapansin-pansing hindi nakalagay ang patmani o prize ng tournament taliwas sa nakasanayan na noong mga nakaraang taon. Nag-iwan tuloy ito ng palaisipan sa mga fans dahil last year ay matatanda ang sinabi ni Boss Toyo ang tungkol sa pag-sponsor niya ng 2 milyong prize money para sa Isa Buhay ngayong taon. Sa latest soundcheck naman ni Enigma para sa Second Sight 12, siniguro naman ng mga MC na patuloy lang ang paglakas palalo ng Flip-Top at marami ring mga aabangang bago sa mga susunod na event. Taos-puso naman ang pasasalamat nila maging ni Enigma sa mga patuloy na sumusuporta sa liga. Nag-iwan naman ng payo si Enigma sa mga fans tungkol sa pag-express ng mga ito ng kanya-kanyang mga opinion na mas maging open-minded pa ang mga ito sa hinaharap. 2020 po, sigurado ako, sunod-sunod ang event. Mas magiging lakas. Maraming bagong magaling ngayon. Sobrang nag-iibon ko yung rap battle. Bukod sa malakas yung napalakas, malakas din napalakas yung mga nasa likod nito. Kahit noon pa naman, palagi si Ari, lagi siya nag-upgrade. Step pa palagi, hindi pa baba. Puro paangan, puro palakas, hindi pa hina. Matik yan pag sinabi Flip-Top. Kaya maganda na maganda lang ako. Scene na to ng Flip-Top, hindi niya kailangan na kung anong market or shit. Nakapako na siya doon. Kaya Flip-Top, expect the unexpected. Pa-improve na, pa-improve din ang mga fans. Hindi lang kami, pati kayo. Kumbaga, lumaki na kayo kasama namin. Maraming salamat pa rin talaga. May parang kayo naniniwala sa akin, sa liga, sa galaw natin. Pati yung fans, napaka-as na rin ang standards ng analysis nila. Maraming salamat sa inyo. Siguro ang ipapayo ko na lang din sa iba, maging open-minded pa rin palagi. Hindi yung kill na feel mo masyado yung opinion mo. Kasi kami nga hindi. Pero maraming salamat. Tapos ayun, eto na naman. Year 14, tanda ko na. Sa ibang balitang hip-hop na mas maglas, inangasan si Yangwan nang magkita sa isang event sa hindi pa napanood ang video ng aming pagtalakay tungkol dito. Click lang ang nakikita sa screen sa susunod na video dito.